for salvation by Christ alone. Solus Christus, yan ang isa sa lima na pag-aaralan natin sa five pillars of the foundation faith. Sabi ni John Calvin, whoever is not satisfied with Christ alone strives after something beyond absolute perfection. So, ang ibig lang sabihin dito ni John Calvin, si Kristo na yung lahat eh. Siya na yung absolute perfection. So, hindi lang perfect, absolute pa. So, bakit maghahanap ka pa ng iba pa other than Christ? Maghahanap ka pa doon sa absolute perfection? Eh, ito isang bagay na parang masasabi natin na kahangalan at wala ka talagang mahanap beyond absolute perfection. Christ is all and in all because He is God, our Savior, and He is our salvation. Dito, ano yung tungkol sa doctrine na ito na Christ alone or solus Christus? It holds that salvation is by the atoning work of Christ alone, and that Christ is the only mediator between man and God. Secondly, without faith based in Christ and Christ alone, there can be no salvation. So, tingnan natin, no? Ang kaligtasan mula doon sa pagkabahama sa eternal damnation na naghihintay sa katauhan ay ang daming paraan ay yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo na siya ang nagbayad para sa ating mga kasalan, being atoned for our sins. Sa paanong paraan? Sa pagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Yun ang naging kabayaran para sa ating kasalanan. At walang ibang paraan ng kaligtasan kundi yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Doon lang tayo maliligtas sa kanyang ginawa. Bakit? Sapagkat walang ibang mamamagitan sa atin, sa Ama, tayo, tao, kundi ang Panginoon sa Kristo lamang. At yan ay malinaw na sinasabi sa Biblia. I think yan ay nasa 2 Timothy chapter 2 verse 5 na walang, namin mababasa natin din yan, pero walang, sinasabi doon na walang ibang tinigay na tagapamagitan maligtas sa ating Panginoon sa Kristo eh. Hindi ko sino mga santo, hindi si Maria. Napakarami po na ginagawang tagapamagitan. Kumisan pa nga yung tagapagtayo ng isang reliyon. Pinuno ng iglesia. At ang pagkaraniwan eh yung mga mabuting gawa, makareliyosong gawain, yun ang inaakala nila na mabagita sa kanila sa Diyos. Pagiging member ng iglesia, pagiging masigasig sa reliyon. Kaya, yung pangalawa, without faith, based in Christ, in Christ alone, there can be no salvation. Yan po'y malinaw na ipinapahayag sa atin ng Biblia. And therefore, we may say that Christ is central to the reformed faith. Tayo lamang ang meron ganyan. Na ang pinabandera ay si Kristo lamang. Hindi ko anong reliyon tayo. Yung ba sinasabi kami, sapatista kami ay iglesia ni Kristo. Hindi tayo magdahil na sabi kami, reformed baptist. Hindi po yun. Si Christ. Because He alone serves as our prophet, priest, and king, in whom we must place all our hopes. Hindi sa kumanumangan reliyon, mabuting gawa, pagiging mabuting tao. Without Christ, we can do nothing, and with Him,
We can do all things. Kapag sama din, di ba sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, di ba sa John 15? Apart from me, you can do nothing. And as sinabi ni Apostle Paul sa Philippians 4, sabi niya, eh magagawa niya lahat. Pumagitan ni Kristo na nagpapalakas sa kanya. Although ang konteksto naman ay basically nasa kulungan siya, di ba? Marami siyang naranasan. Pero although pinersonalized yun ni Paul, it doesn't mean na sa kanya lang yun. We can also personalize that principle. Sapagkat yan ang kakumbas or sabihin natin implication nung sinabi ng ating Panginoon sa Kristo na apart from me, you can do nothing. So, we can say that with Christ, we can do all things. Di ba? Magka-complement po yan. Ano to? Yung pangunahin natin na pagbabasihan, why Christ alone? Sapagkat malinaw sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Although we are not sure kung si John ba, komentaro ba ito na John, sinasabi ng iba, komentaro ni John, or si Christ ba na siya salita niya sapagkat yan ay diskurso nila ni Nicodemus, di ba? Nag-uusap sila. Sa pag-uusap nila ay marami dito na i-conclude ni John, or ito mismo ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo. Eh, alin pa man doon, ay parang tama yan. Diba? He gave His only Son. Yan yung tanging ebidensya sa usapin ng kaligtasan ng pag-ibig ng Diyos. That whoever believes in Him, sino mang sumasampalataya, hindi sasampalataya ito, sino mang nananampalataya. Ang sinasabi ito, whoever believes, kasi sa Tagalog eh, future ang sinasabi eh. Diba? Yung sasampalataya. Pero diyan, whoever believes in Him, sino kang nananampalataya? Ongoing yan, sino kang nananampalataya? Hindi mapapahama, but have eternal life. Kaya yung problema dyan ng mga Arminians ay pinaghihiwalay na. Lagi na lang, whoever, o sa aking Diyos ay whosoever, di ba? Ay, sino man, pero ano yun, define. Kumbaga, kinualify kung sino yung whosoever. Sino whosoever? Those who believe. Yeah. Yung nananampalataya. Doon ka lang makatipiyak eh. Na sila may buhay na walang hanggan. Ano ang parang patunay na meron kang buhay na walang hanggan? Nananampalataya ka. Bakit magiging patunay yun? Sapagkat ang pananampalataya yun ay hindi nanggaling sa'yo. It comes from God. Kaya saving faith yun. Ang tinutukoy dito, yung belief, eh, saving faith yan. Kaya tiyak yung eternal life. And ito sinabi ni John the Baptist, o diba? Kung yun may komentar ni John, ikonfirman ito ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, whoever believes in the Son has eternal life. Whoever does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God remains on him. You see? Hindi naman nag-usap si, ano, wala ba yung account na nag-usap si John the Baptist saka si John the Evangelist. Kinukwento lang ni John the Evangelist yung sinabi ni John the Baptist. Makatintiyak tayo doon dahil forerunner ko eh. Pinadala talaga ng ama eh. Si John the Baptist eh, di ba? Whoever does not obey the Son shall not see him. So, sila, nagpapatotoo. They were witnesses doon sa katotohanan na there's only one salvation and that is the Lord Jesus Christ. He is our salvation. The Lord Jesus Christ. God is our salvation. Hindi makapagliligtas ang sino man. Maliban sa Diyos. Ang Diyos ang nagliligtas. Sa kanyang pagkakataon ng tao, ginawa niya ang gawain ng pagliligtas. John 5:24. Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes in who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. Yan ang sinasabi natin na ang salvation, sa mga iba kasi ang salvation ay future pa yan. Pero sa atin, natanggap na natin ang salvation.
yung sinabi ni John Calvin na si Christ, implicitly sa kanyang quotation na yun, si Christ yung absolute perfection. Nasa kanya na lahat. Diba? Wala ka na hanapin pa. Kaya siya ang buhay, siya ang bibigay ng buhay. Siya ang kaligtas at siya. Kaya siya ang nagbibigay ng pagliligtas. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya sabi niya sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kung mayroon pang mga, lalo sa mga Katoliko, di ba? Nadaan pa kay Maria, nadaan pa sa mga santo, ginagawa nila sinungaling ng Panginoon sa Kristo. It was Jesus himself who said, no one comes to the Father except through me. Paano ka pa sinungaling na naroon? Sabihin mo sumasampalataya kay Kristo, sabihin mo kay Kristiyano ka. And yet, marami kang dinadaanan. Sabi nung kay Maria, ano yan eh? To Jesus, through Mary. Sina ako muna, Mary to Jesus, Jesus to God. Walang ganun. Imbento na ako nila yan. Nadoktrina. John 20:31. But these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name. So, paano magkaroon ng buhay? Talagang, ito yung conclusion ni John. No? Sa haba ng kanyang ebanghelyo, ito ang dahilan. Kaya nga, alam niyo, di ba may merong mga organization na nag-preprint sila nung siguro ilang ano nila, na-naitig ka nila na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagsampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Sila ay nag-preprint ng a portion of the Bible, the Gospel of John, alam mo, booklet, no? Gospel of John. Kasi pag na-solidify ka dyan, sa Gospel of John, yan ang talagang kakauyan mo. Diba? Matanggap mo na yung aral ng kaligtasan na pinakamahalaga sa lahat ng aral. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Dito lang nakakapang problema, no? Dahil sa part ng mga One is Pentecostal, ginagawa nila itong ano eh, parang mysticism or superstition na nililitera nila yung name. Yeah? Kaya nga, mahalaga yung pasapotismo sa pangalan ni Jesus, the name of Jesus, literally the name. Pero hindi po yan literal na pangalan. Hindi yung pangalan, yung paano mo siya i-address ang mga pakiligtas. It is not the name or how you address a person. Because the name is the person himself. Yung mga sabi ng International Standard Bible Encyclopedia. A name is that by which a person, place or thing is marked and known. In scripture, names were generally descriptive of the person, of his position, of some circumstance affecting him, hope, entertainment concerning him, etc. So the name often came to stand for the person. Kaya doon, yung sinabi, walang ibinigay ng pangalan na sukat ng kaligtas, sabi, walang ibinigay na personahe. Si Kristo lang yon. Hindi itong pangalan. No? Totality, no? Kaya sabi rito, kaya malalim yung name pag pag-usapan natin ay sa biblical definition or significance ng name. To name the name of Christ was to belong to Him. The calling of His name on the Gentiles signified their acceptance as God's people. To hold Christ's name is to be to Him as made known. To be gathered together in His name, to do all things in His name, is as acknowledging Him. To baptize in or into the name of Jesus Christ, calling on His name, contrasted with baptizing into one's own name in 1 Corinthians 13:8 or eyes, no? Is to call over them His name in the right as claiming them for Christ and as their acknowledgement of Him or of faith in Him, becoming His disciples, similarly to baptize into our eyes the name of the Father and the Son of the Holy Spirit represents dedication to God
as he has been revealed in Christ. So hindi po formula, it's not a formula, no? Malinaw ito na sinasabi sa atin na malalim pag binanggit yung sa pangalan. Ito yung mga ikangay, mga sense niyan. Maraming sa Bible, binigyan ng mga talata dyan na binabanggit yung pangalan ng Panginoong Jesus, ng Panginoong Diyos, di ba? In the name of means as representing or as being. Good example, in the name of a prophet, of a righteous man, or of a disciples, in Matthew 10:41-42. To receive a little child in Christ's name, that is as belong to him, is to receive himself. To decide, in Mark 9:37-42, to disciples, the vice person did this in America, because you are Christ's, a margin to all men. Sa Greek. In the name that you are Christ, Luke 9:48, you can compare that sa mga binibigyan ng mga talata na, na binabanggit yung sa pangalan. Halimbawa, many shall come in my name. Ibig sabihin, marami yung pupunta sa kanya, pupunta na nire-represent siya. Or siya yung dinadala. Or nakiklaim ng belongingness doon. Yun ibig sabihin in my name. So, God resolved in His purposes and decrees in His counsel and covenant upon salvation of His chosen people, and He appointed His Son to be the salvation of them, and determined He would save them by Him, and by no other, and in no other way, wherefore, whoever is saved must be saved by Him. So, nagbigay dyan ang isang talata sa atin. Kaya dun sa Arabic versions, hindi nagdag yung unless by Him only, dahil yun talaga yung sense noon. Romans 5:1-2, sabi ito, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. So, we have been justified. Ito, minsan kasi ay hindi nabibigyan ng lalim. Ano ba yung sabihin ng justified. Sabi rito sa Evangelical Dictionary ni Baker, justification is the declaring of a person to be just or righteous. So magiging righteous ka saan? Sa pananampalataya lang. It is a legal term signifying acquittal. So yun, mas common sa atin yung acquittal, di ba? Kasi, at mas naisip natin yung sa korte, acquitted. Ang isang tao, sabi na pa walang sala, inaring walang sala. A fact that makes it unpalatable to many in our day. Gusto kasi nila, magtrabaho. Trabawin yung kanilang kaligtasan. We tend to distrust legalism and thus we dismiss anything that savors of a legalistic approach. We should be clear that our hesitation was not shared by the biblical writers. In their day, it was axiomatic that a wealthy and important citizen would not be treated in the law court in the same way as an indigent person. Indeed, this was sometimes written into the statutes, and, for example, in the ancient code of Hammurabi, it is laid down that if a citizen knocked out the tooth of another citizen, his own tooth should be knocked out. But if the victim was a vassal, it sufficed to pay a small fine. Nobody expected strict justice in human tribunals, but the biblical writers were sure that God is a God of justice. Throughout the Bible, justice is a category of fundamental importance. So, lumalabas dito na yung konsepto ng legality, or sabihin natin, sapagkat ang Diyos, hukumang Diyos eh. Kaya ang sabi sa kanya ng tao, sa pagitan niya ng tao, usapin ng korte. Kaya gagamit talaga ng legal term. At yung justification, ito po ay terminologiyan pang legal. Ayun ang hindi nila naiisip eh. No? Kasi ang usual is pinipersonalize natin yung usapin ng salvation. Pero yung usapin ng salvation, yan po ay nakapaloob sa isang legal na pamaraan. Sapagkat
Ang Diyos, yung isa sa mga attributes ng Diyos is siya ay lubog. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ito, malinaw na walang iba na mapagkukuhanan ng buhay na walang hanggan, kundi ang Panginoon sa Kristo. Kinakailangan ikaw ay mayroong union with Christ. You are in Christ. Nakapaloob ka kay Kristo. At sabi ko, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya mahalaga yung in. Kailangan meron kang, kung mag-identify ka, no? Kailangan identify ka kay Kristo. Kailangan may relasyon ka kay Kristo. At yun lamang ang dahilan kung bakit magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Walang paghihirap sa iyong part. Walang anumang ka-effort-effort. Eh kasi nga regalo eh. Eh dito talaga nakita mo empathic eh. Yung translation. Gift na nga, free pa, di ba? Eh pag gift sinabi natin, free naman talaga ang gift eh. Pero para bigyan ng emphasis, para maging malinaw, mapakalinaw na yun, di ba? Free gift. Pero ano pa rin iba na ano, gawing gift niya, di ba? Gusto nila magtrabaho ba nila? Hindi nila alam. Meron na silang bayad. No? Alin yung bayad? Bayad sa kasalanan. Kasi ang tao lahat makasalanan eh. At yung may bayad doon, yung kamatayan. Kaya kailangan nyo ng gift. 1 Timothy 2:5 and 6, for there is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Yan lang, napakabisat niya ng talata na yan para i-counter lahat ng mga false beliefs na paniniwala na may iba pang mga paraan. Sabi nila, si, di ba, maraming nag-isip niyan eh. Nakakala talaga tama, no? Sabi nila, all roads lead to Rome, sabi nila. Ganon dito sa kaligtasan, na marami daw mga daan, pero eventually, yun, maraming mga paraan ng tao, pero eventually ay sa kaligtasan lang, hindi lang si Jesus Christ. Yan ang, yan yung outcry ng mga tao na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Alam ang ipinabandera nila. Ayaw nilang tanggapin yung exclusiveness ni Christ na siya lamang ang kaligtasan at wala ng iba. Napakarami natin yung talata, no? Pero kakaunti pa, alam yan, kung susumahin mo, napakaraming alam ng Biblia na tumutulong kay Kristo bilang siya lang ang ating tagapagligtas. Siya lang ang ibinigay na tagapagligtas ng Panginoon Diyos. Kaya, mananabili ang katotohanan, sinabi ng Panginoon sa John 4:6, di ba? I am the way, the truth, and the life. Sabi niya, I am the way. Hindi a way. Pag a way, siya lang siya sa mga dati. Pero the way, may article na dati, ibig sabihin. Siya lang yung exclusive. Wala nang iba. Kaya nga, nilinaw niya, no? Nilinaw niya yan. No one comes on the Father except through me. Meron pa ba tayong iiyaro dyan, di ba? Pag makukontra dyan, sinabi mismo ng ating Panginoon, at yan ang ating ipinagkakalat. Pag tayo ay ginabahagi natin ang mensahe ng pagligtas, ang tawagin natin pagandang balita or good news, yan ang daladala natin. Ang nag-iisang daan, ang daladala natin ng Panginoon sa Kristo. Kaya, mananatili tayong panghahawakan natin yung katotohanan na ikaw may ibinabandera or sabihin natin kinakalat ng mga reform. No? Solus Christus. Dahil tayo ay nangahawak mismo sa salita ng Diyos. Any thoughts na ating pinag-aralan? And we welcome
Brother Luke and his family. We are thankful na nakasama nila, nakasama natin sila. And we are also hopeful na maging regular na nakasama nila tayo sa ating worship kung sila ay sa mga, during their free time nila kasi mayroon din silang mga other activities and yung mga works related sa kanyang missions dito. Wala ka po ba? Pag-aaral na yun natin, yung continuation ng ating pag-aaral niya ay Jesus Christos. Ito ay maliwanag, it's very clear that our salvation is in Christ alone. But yung, diba, kasi kung magkaroon din ang comparison, hindi naman dapat. Pero nakikita natin, obviously, maraming mga context na faith. Pero, they say na in Christ, pero may kasama ng works sa atin ay tunay na maliwanag na yung mga pinili ng Ama na sa kaligtasan na dinala niya sa Panginoon sa Kristo na doon ay namamalagi sa paghawak at embrace kay Christ na tanging siya lang tapos yung bunga nun ay bunga yun ng mga good works bunga ng pananampalataya sa Panginoon sa Kristo kasi kagaya sa mga ibang mga quotes yung sabi natin ni Iris Soriano na pinapayag din nila si Christ pero parang hindi sapat sa kanila kailangan nilang gumawa ng magbubuling mga bagay parang Christ plus words but for us Christ is sufficient for us all to be saved na malinaw sa salita ng Panginoon Diyos kaya ito ay magsisilbi sa atin ang katakasan sa atin talaga yung humbleness in faith na talagang wala tayong ginawa doon no? Yung declaration yun no? Ng legal term na the Father is justified each one who believes by His Son believing His Son, the Lord Jesus Christ na sapat yun para sa atin. Ito po ang aming sangkot na lang sa pangalan ng Panginoon Jesus Kristo.